Good morning, everybody. So today, asan sila? Nito tayo sa airport at tayo ay papunta sa Flashback. Hi guys! Welcome to this vlog. So, nasa Antipolo kami ngayon for our swab. Siyempre, protected tayo. Kala mo naman talaga, pero it's better to be safe than sorry. So, saan ba ang swabbing? Sa likod ata. Dun ata sa event. So, ayan guys. Meron pong naiwan sa labas. A few moments later. Hi guys, so we just finished to video okay. Sana namin kaso bawal. So ano naman masasabi ng ilong mo? Okay. Excuse me. Ikaw ano masasabi mo? Masakit ba? Sakto lang nga. Ah, sakto lang. Ikaw. Tamdam ko pa din. Pwede na sakto na lang muna. Pero parang may dugo na dadaloy sa ilong mo. Oh, ilong. Di para masakit talaga. May dumadaloy. Kasi para talagang tinutusok yung ilong ganun. Pero at least naka-survive kami. Sa sana po, Lord, walang positive. Kung kaya namin, kaya nyo din. End of flashback. So, yun, hapong namin ang aming check-in counter. At tayo ay aalis na. Actually, tuwa kami kasi akala yung tatlong-tatlo lang, pero lima ang beds. So, meron pa kami dito. At meron pa dito. Grabe, 5 yung beds namin. Akala namin dalawang bed lang, pero sis, 5 beds. And then, meron silang pa-hygiene kit. Ayan, ang la Carmela. So, may tissue, may face mask, at may alcohol. Finally here, but yeah, it's lumot season, so there's lumot everywhere. Hi! Again, malumot, but anyway, it's still pretty and ang konti lang ng tao. There. See. You could have like one space all by yourself. And unlike before, nandito ang daming tao. Since wala, gamit lang namin ang nandito. So yeah, visit Boracay now to help our tourism. But yeah, practice protocols because dito, they practice it. So, doon, merong mag-register ka before swimming and then mandatory na lang face mask kapag di ka magsiswimming. So, ayun. Busy lahat sa cellphone.
Let's eat. Guys, so currently it's about 10:30 in the evening, and as you can see, mag-isa lang ako sa aking room. I'm currently working from home, and yung mga kasama ko lumabas lang saglit para bumili ng iced coffee dahil mag-aaral din sila. Oo nga pala, I'm using for my online class, I'm using talk and text. Kasi guys, ipupunta kayo dito, yun yung gamitin niya. Look at the speed, it's 116 Mbps, sobrang yung bilis. Early the next morning. Happy breakfast! Happy A few moments later. Hi guys, good morning. Ay, afternoon na ata, hindi ko alam. So, nag-swimming lang kami dun sa pool sa aming hotel. At ito ang mga pictures. Chan. Hindi ko alam kung malalabas. Basta yan, nalalabas yung mga pictures. At ngayon, di po kuya. Pupunta na kaming station 3 ngayon kasi galing kami station 1 kagabi. So, ayan. Let's go! Pupunta kami sa station 3 at grabe ang tahimik. Halos sarado yung mga ibang hotels pa. Tapos marami, tingnan nyo. Walang katao-tao. Oh my gosh. Kami lang ang tao. So kung gusto nyo ng tahimik na Boracay, at magbabakasyon kayo. Ito na yung sign. Ito na yung... I mean, maingay pala. May nagagawa. Pero anyway. Sobrang tahimik. Kasi in... Walang katao-tao. It's only between us. And them. Ayan, nag-uukay kami for kids photoshoot. Then look, kung gaano ka-peaceful. Sobrang unti. Hi, Denise! Sobrang konti ng tao. At ang peaceful ng Boracay. Oh my gosh. This island is all to ourselves. Arte. So, I'm not inasal for lunch kasi ever since nag-lockdown, never pa kami nakamag-inasal. So, after 1 year. Kaya kami talaga yung Boracay. Oh, actually, kaya kami nabas. Alaming bukas yung mag-inasal din. Hotel. Dito lang muna kami sa balcony din sa aming floor. At we have Jollibee. Day 3. Hey everyone. So today is our last day here in Boracay. And ayun, kasama ko. So last na namin tinitingnan ang beach. At sila yung naglo-live sa Facebook. Last na to! Hi everyone! So, we're leaving now and just a summer park trip, I'll just be sharing with you how our experience went because, syempre, din naman ako naka-chika all throughout the vlog dahil really enjoyed and maximized our 3-day stay. So, for the first question, is it safe? I could say that yes, it's safe kasi all of the protocols are strictly being implemented here. And ayun na yung face mask, yung alcohol, social distancing, and all. So, pag maglalakad kayo sa beach, kailangan talaga naka-mask. Pero, if
masiswim, syempre pwede siyang tanggalin. Sa e-trike din, especially, kailangan ako face shield. Dito kasi wala ng trike. E-trike na lang talaga dito sa mismong Boracay Island. And dito sa aming accommodation, which is ito yung i-offer sa aming promo sa 7D Travel. Ayan, meron every day, pwede magbibigay sila ng hygiene kit. So even though wala kang dalang mask, alcohol, and then tissue, every day, nag-provide sila yung hygiene kit. Bawat isang establishment na pupuntahan mo, talagang need mag-check ng temperature, and then ilalag talaga for contact tracing. And then, for the activities, it's the same price as before if nakapunta na kayo. Island hopping 500, paddle sailing 1,300, and then may paddle boat din nag-offer sila. I think 500 for 1 hour, and then 250 for 30 minutes, so sila na rin bahala mag-picture sa'yo. And then, mababait sila lahat dito. And if you will guys go here, I suggest that you really buy from the locals. Kasi kahapon, maybe kanina na-insert ko yung clip or insert ko yung clip. Si nanay, mga nanay dun sa Puka Beach nung nagpunta kami dun. Sobra silang nagpapasalamat. Grabe yung thankfulness nila na, Ma'am, salamat, nagpunta kayo dito. At nakabili kami sa kanila. Actually, sobrang babait nila. Kaya talaga maantig yung puso mo na bumili, and then nagtutulungan sila, hindi sila nagkakompetensyahan kasi tatlo sila, sabi nila Ma'am, bili ka rin kay nanay para lahat kami may benta, ganun. And then kami yung buena mano nila at kami rin ata yung last kasi pahapon na nagpunta kami dun for sunset, and then kami ata yung unang bumili, and then, ayun, so para makauwi na sila. So yun, nagbenta sila ng mga bracelets, anklets, just like what I'm wearing. Ayan, so there. And then maraming promos, guys. Itong pinag-istayan namin, very, very parang bagsak presyo. Even yung mga high-end resorts dito, nagbabagsak presyo sila. And I suggest that, yun nga, if gusto nyo mag-island happy, may kasamang lunch na yun. Pero if gusto nyo mag-DIY, kung nagtitipid kayo budget travelers like me, na estudyante pa lang, I suggest puntahan nyo yung Puka Beach. Yung amin kahapon, we are 4, and then ang binayaran namin is 500. Tinintay na kami ni Kuya. So, tigo 125 lang kami. Kasi yun, for 1.5 hours na stay namin, hinintay na kami ni Kuya Driver. Halimutan ko yung name, hindi ko nakuha, pero super, super bait ni Kuya. Kasi balak namin, papunta lang kami mag-trike. And then sabi ko, Kuya, meron di ba terminal din pabalik? Wala daw sa Puka Beach. So, nirenta na namin siya for 1.5 hours. And ayun, super walang tao sa Puka Beach. Sobra kasi mahaba yun eh. And then, konti lang talaga yung tao. Parang kami lang talaga kahapon. Ayun pala guys, medyo malumot ngayon sa Boracay. Sabi kasi nila talagang normal lang daw yon. Pero if you want na walang lumot, doon sa Puka Beach, walang lumot doon. Kaso nga lang medyo mas malakas yung alon. Pero you'll be able to enjoy kasi parang nirenta nyo yung buong beach dahil nga walang katao-tao. And then yun, maraming mga promos ngayon. Air Asia, Cebu Pacific is always posting promos. And 7D Travel will always be updating those promos if it's available. Pero all year round, talagang kahit hindi promo, like yung promo-promo na bagsak, presyo, mababa talaga yung fare compared to before. And sa mga kainan, sarado pa halos lahat ng high-end. Marami ring hotels na sarado pa. Pero yung mga sikat, like kung narito yung Carmela, Henna, ganyan, open to. And at the same time, yung mga food na restaurant talaga mamahalin, close pa sila. May mga open na mga bar. And also, para mga fast food, it's open. Jollibee, McDo. Ay, actually, walang Jollibee dito sa island. Doon pa sa main road. So, McDonald's, and then, ang open is Mang Inasara din and Docs. Yun yung mga mumurahing food if nagtitipid kayo. Dito lang, meron dito malapit sa La Carmela and Docs, and then sa D-Mall yung iba, pa Station 1. Yun pati, actually, medyo nagmahal. Alam ko, nag-double yung environmental fee nila and then terminal fee. So, yun. Siguro, syempre, yun talaga yung need dahil new normal. Kalahati lang. Hindi ma-maximize talaga yung dating tourist as before. And ngayong nandito kami, March 3, medyo lumarami na ng onti. I mean, unlike before, nawala talaga. May mga tourists na ngayon. Pero, nung nagpunta kami last 2019, it's so different. Like, talagang before, may nagpunta ka sa beach, lahat talaga ng mga tao nandyan. As in, everywhere you go, may nakaupo. Ngayon talaga, sobrang konti ng tao. So, yun, I suggest guys that if you want, in fact, meron din kasing sinabi na pwede nang walang subtest. Pero wala pa kasi pinababa ang Malay Aklan Tourism as of now. So, may subtest pa rin. And if you guys want, yung sa amin, nakuha namin siya for free. I also vlogged that. So, maybe naka-insert to before or i-insert ko dito yung clip na nagpa-subtest kami for free sa Inares. So,
Sa Inares, doon is either magpa-appointment ka para mabilis or walk-in, maghihintay ka ng turn mo. And they only operate Monday, Wednesday, Friday. So, if you want na talagang libre or budgeted lahat, I suggest yung trip nyo is a Monday, katulad nung sa amin. Para Friday, Saturday, Sunday, Monday, meron kayong 72 hours to wait. Kasi doon, syempre, since it's free, hindi siya like sakto yung time. Minsan, in our case, we are very favored by the Lord. 22 hours lumabas na yung results namin. Pero yung iba kasi inabot ng 2 days, 5 days. So, at least, medyo safe kapag ganun yung window. So, Friday kayo papaswab, and then Monday yung flight nyo. Kasi pwede rin naman na flight nyo is actually, let's say, Wednesday, para Monday kayo papaswab. Kasi hindi sure if lalabas agad yung results. Dahil nga, iba-iba doon, dahil nga, it's free. So, hindi natin sila pwede madaliin or whatnot. So, ayun, if you guys want a hassle-free, Zebedee will take care of it. Lahat ng mga swab, i-help kayo. If taga-Rizal kayo, like us, as help kayo with the swab test na free, yung booking noon, and then all the QR, lahat ng papers na need dito, just like this QR na nilaminate namin, kasi baka mabasa or whatnot. Lahat kasi ng mga ports talagang need to, ni-scan to. Pwede rin naman sa phone, gusto lang namin na meron kami na to. So, nilaminate namin. So, lahat ng mga kailangan para ma-obtain nyo to, i-help kayo ng Zebedee with all that. And if naman taga Manila kayo or whatever, meron ding in-offer ang PGH at PCMC na subsidized, which is 750 for PCMC and 900 for PGH. However, sila yung magsischedule sa'yo. Set mo na doon lahat ng details ng trip mo, and then they will be the one to schedule. Na they will make sure na, of course, pasok siya doon sa validity na yun. So, ayun lang. I hope you enjoyed this trip of ours. Support local tourism. Travel now, guys. However, yun nga, practice all the protocols and social distancing. So, ayun lang. If you have any questions, guys, please feel free to drop it down below. Online class.